Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH-TV. Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang negasasyon na to dahil diretsong good vibes ang sa iyo. Live dito sa DZRH-TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretso na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tuloy ang biyahe ng mga non-consolidated PUV habang isinasapinal ang mga tsuper na sumali sa kooperatiba. Ito ang naging pahayag ni Office of the Transportation Cooperative's Chairman, Andy Ortega, sa DZRH, kasabay ng pagbibigay din na wala ng extension para sa deadline ng consolidation na itinakda noong December 31. Ang iba pang detalye sa balitang yan ay ihatid ni Pamela Adriano. Pinapayagan pa rin para sa unang buwan ng taon ang pagbiyahe ng mga PUV na hindi nakahabol sa pagpapakonsolidate habang isinasapinal ang datos ng mga sumali sa kooperatiba. Ito ang sinabi ni Office of Transportation Cooperatives Chairman Andy Ortega. Ayon sa opisyal, ang detalye tungkol sa pinal na bilang ng mga nagpa-consolidate ay iaanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Na hindi nag-consolidate, papayagan sila na bumiyahe for the month of January kasi nga magkakaroon pa ng final count kasi ang daming humabol eh. So, ipa-finalize to ng buong region hanggang NTR and then siguro after a few days may final information na at ilalabas na. Mm-hmm. Pero habang wala yon, so biyahe lang muna yung mga kaibigan natin, mga drivers with their operators. Samantala, binigyang diin ni Ortega na wala ng extension pa para sa deadline ng consolidation na itinakda noong December 31. Pagbabahagi pa ng opisyal, wala rin daw itong magawa kahit may ilang mga operator na humahabol magpa-consolidate. Pero paliwanag ni Ortega, ang tinutukoy na deadline ng consolidation ay para lamang sa mga operator. Anya, pwede raw lumipat ang mga tsuper sa bagong may-ari ng prangkisa sakaling mabigong magpa-consolidate ang dating operator nito. Yung mga driver po, kunyari yung operator po, meron siyang isa, dalawa, yung driver po, pag hindi nag-consolidate po yung operator na yon, yung driver ay pwede pong lilipat doon sa magiging bago ng may-ari ng prangkisa, which in this case po ay mapupunta na eventually sa mga kooperatiba po o mga korporasyon. Samantala, ayon naman sa grupong Piston, malabo pa raw sa ngayon kung anong ruta ang kulang sa consolidated PUVs na siyang isa sa mga itinakdang kondisyon para makabiyahe ang mga hindi nakahabol sa deadline ng consolidation. At yun ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ibang balita, pursigido si Pangulong Bongbong Marcos na palakasin pa ang relasyon ng Pilipinas sa bansang Vietnam. Ito ay kasunod ng pagtanggap ng credentials ng bagong ambassador ng Vietnam sa Malacanang. Dahil dito, umaasa ang presidente na mas lalo pang mapagtutuunan ang ugnayan ng dalawang bansa. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Let Narciso. Hangad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas palakasin pa ang bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Ang commitment ay ginawa ng Pangulo matapos tanggapin ang credentials ng bagong ambassador ng Vietnam na si Lai Thai Binh sa Malacanang. Ayon kay Pangulong Marcos, sa pagkakatalaga kay Lai sa Pilipinas ay maaaring mas lalo pang pagtuunan ng dalawang bansa ang iba't ibang aspeto ng ugnayan,
Ipinaabot naman ni Lai ang pinakamainit na pagbati, taos-pusong pagmamahal at pasasalamat ng pamahalaan ng Vietnam kay Pangulong Marcos. Ang pakikipag-ugnayan ng Vietnam sa ibang bansa ay sinasabing nakabatay sa mga prinsipyo ng pandaigdigang batas na may paggalang sa kalayaan, soberenya, territorial integrity at pantay-pantay na pakikitungo. Bukod sa bagong ambassador ng Vietnam, tinanggap rin ni PBBM sa palasyo ang bagong resident ambassador designate ng Democratic Republic of Timor-Leste sa Pilipinas na si Marciano Octavio Garcia da Silva. Matatanda ang nagkita sina Pangulong Marcos at Timor-Leste President Jose Ramos Horta nang bumisita ito sa bansa noong nakaraang Nobyembre. Sa nasabing okasyon, nagpahayag ng commitment ang Pangulo na suportahan ang Timor-Leste sa pag-unlad sa pamagitan ng South-South Cooperation. Para sa MBC Network News, ito si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Nagsimula nang tumanggap ang mga kababayan nating magsasaka ng financial assistance mula sa Department of Agriculture. Ito raw ay suporta upang magamit sa kanilang pangangailangan at paghahanap buhay. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Nagsimula nang makatanggap ng 5,000 pesos cash aid ang halos 2.4 milyong magsasaka sa bansa mula sa Department of Agriculture. Ito ay sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance o RFFA na isang unconditional financial assistance bilang suporta sa mga maliliit na magsasaka ng palay upang magamit sa kanilang daily assistance at personal na pangangailangan. Pinondohan ng nasabing programa mula sa 12 billion pesos na sobrang kinakolektang taripa mula sa importasyon ng bigas noong 2022 na matatanda ang inaprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang taon. Sa kasalukuyan, nasa 44,719 ng magsasaka ang nakapag-withdraw na nakadilang pera sa USSC sa pamamagitan ng pagtulong ng Development Bank of the Philippines na may pamahagi ang pera gamit ang ATMs. Sa kaugnay naman na balita, sisimulan na ng Department of Agriculture ang game plan nito na i-modernize ang sektor ng agrikultura upang mapalakas pa ang produksyon ng pagkain sa bansa. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Sisimulan na sa susunod na linggo ng Department of Agriculture ang strategy nila na modernisasyon sa sektor ng agrikultura upang mapalawig pa ang kapasidad ng produksyon ng mga farm sector. Sa anunsyo ni DE Secretary Francisco Chu Larrell Jr. sa ginanap na flag ceremony ng kagawaran, pinigyan din ito sa mga kasama na pagtuunan ng pansin ng hamon ni Pangulong Bongbong Marcos na makapagbigay ng sapat na supply ng pagkain para sa mga Pilipino lalo na sa darating na El Nino ngayong taon. Dagdag pa ng kalihim tungkulin ng kagawaran na mapababa ang presyo ng commodities, mapababa ang importasyon at mapalawak ang modernisasyon upang mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka maging ng mga mangingisda sa bansa. Tinukoy din ni Laurel sa mga empleyado ng DA ang pagkakaroon ng programa para sa napapanahong farm and market statistics, pag-adapt ng mga bagong kagamitan at farm mechanization na ilalatag din sa susunod na linggo. Ipinanukala sa Kamara ang pagpapalawig ng Rice Competitive Enhancement Fund o RCEF para sa patuloy na benepisyo ng sektor ng agrikultura. Sa isinumiting panukalang batas, palalawigin sa 12 taon ang implementasyon ng programa mula sa kasalukuyang 6 na taon. Ang mga detalye tutukan sa report ni Milky Rigonan. Inirekomenda sa Kamara na palawigin pa ang RCEF o Rice Competitive Enhancement Fund. Ginawa ni Congresswoman Ria Vergara ang rekomendasyon dahil ngayon 2024 magtatapos ang implementasyon ng RCEF. Sa House Bill 9547 ni Vergara, amyenda ng Agriculture Tarification Act para palawigin sa 12 taon mula sa kasalukuyang 6 na taon ang implementasyon ng programa. Batay sa batas sa ika-6 na taon ng RCEF, isa sa ilalim ito sa mandatory review para malaman kung ipagpapatuloy, aamyendan o tuluyang tatapusin ang implementasyon. Para kay Vergara, malaki ang naitulong ng RCEF sa mga magsasaka sa bansa, lalo na pagdating sa pagkakaroon ng makinarya, akses sa pautang, binhi at maging unconditional cash aid. Kaya naman marapat lang na maipagpatuloy pa ito. Sa ilalim ng RCEF program, tinitiyak ang paglalaan ng 10 billion pesos na pondo mula sa tariff revenue sa loob ng 6 na taon para sa makinarya, mga binhi, development, propagation and promotion, pinalawig na
Rice Credit Assistance o Pautang at Rice Extension Services. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Naglunsad naman ng 10 telemedicine hotlines ang lokal na pamahalan ng Taguig. Ito ay matapos bigla ang isara ng Makati City ang health center sa Embo Barangays. Kasunod ng pagtanggi umano nitong i-turnover sa Taguig ang mga pasilidad. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Christian Manyo. Nagbukas at naglungsad ng telemedicine hotlines ang Taguig LGU para sa mga residente ng 10 Embo Barangay. Sa anunsyo ng Taguig ngayong Miyerkules ng umaga, ito'y dahil umano sa biglaang pagsasara ng Makati sa mga health centers sa Embo Barangay. Habang ayaw naman umanong i-turnover ng Makati sa Taguig ang mga pasilidad. Ang teleconsultation hotlines ay magbibigay ng libreng medical check-up at referral, maging reseta at laboratory request na libre ding makukuha ng mga residente. Ito ay bukas ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Samantala, sa kaparehong anunsyo, sa mga nagnanais na magpakonsulta ng personal sa doktor, bukas naman ang 31 PhilHealth Accredited Health Centers at 3 Super Health Centers ng Taguig na tumatanggap ng mga pasyente mula sa Embo Barangay. Matatandaan na una ng inanunsyo ng Makati LGU na wala ng visa ang yellow card at blue card ng mga taga-Embo na ginagamit sa libreng gamot at pagpapa-ospital, ganun din sa cash gift matapos ang desisyon ng Korte Suprema. Habang sarado na rin ang mga health centers sa pinopondohan ng Makati sa Embo matapos mag-expire ang license to operate ng mga ito. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Pasensya at pang-unawa ang hiniling ng DSWD sa publiko dahil sa pansamantalang suspension ng outright cash assistance. Sa kabila nito, inanunsyo ng kagawaran na maaari nang makuha ang guarantee letter ng mga humihingi ng tulong. Ang iba pang detalye sa report ni Val Gonzalez. Maaari na muling makakuha ng guarantee letter ang mga mahihirap na pumipila sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para makahingi ng tulong para sa pangmedikal. Ito ang inanunsyo ng DSWD matapos ang mahigit 2 linggong suspensyon sa pagbibigay ng guarantee letter sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Kasabay nito ay pansamantalang sinususpindi ang Outright Cash Assistance batay sa lituntunin ng Department of Budget and Management o DBM na naaayon sa umiiral na batas. Sa abiso ng DSWD, ipinapatupad ito tuwing pagsisimula ng fiscal year habang inihintay ang pagda-download sa pondo base sa provision ng General Appropriations Act. Dahil dito'y humihingi ang DSWD ng pangunawa at pasensya ng publiko at hintayin na lamang ang ilalabas nilang update kung kailan muli ang pagbibigay ng ahensya ng outright cash assistance. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Inaasahang paiigtingin pa ang pagsasagawa ng mga bike lane sa Pilipinas matapos doblehin ng kamara ang pondo dito. Ito raw ay upang paigtingin pa at ipromote ang pagbibisikleta sa bansa bilang alternatibong moda ng transportasyon. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Inaasahang darami pa ang protected bike lane sa bansa dahil sa pagdadagdag ng pondo sa 1 bilyong piso ng Kongreso para sa Active Transport and Safe Pathways Program o ATSPP ng Department of Transportation. Ayon kay Quezon City 4th District Representative Marvin Rillo, Vice Chairman ng House Committee on Metro Manila Development at Member of the House Committee on Appropriations, doble ang nasabing pondo mula sa orihinal na 500 milyong pisong inilaan ng Department of Budget sa 2024 National Expenditure Program. Sa kasalukuyan, nakagawa na ng 564 kilometers na bike lanes sa Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao sa ilalim ng programa.
Nakalagak na rin ang 1 bilyong pisong budget sa DOTR, karagdagan sa naunang 705 million pesos na budget na inilaan noong 2023 at 2 bilyong pisong budget noong 2022. Target ng DOTR na makagawa ng 2,400 kilometers na haba ng bike lanes sa taong 2028 bilang pagpapalawig sa pagbibisikleta bilang alternatibo sa moda ng transportasyon sa Pilipinas. The better news naman tayo sa usapang showbiz, another achievement para kay Crystal Pulgar dahil kinilala ito bilang Global Creator of the Year sa South Korea. Ang mga detalye sa balitang yan ihahatid sa atin ng ating showbiz angel. Muli na namang nakatanggap ng pagkilala sa South Korea si Crystal Pulgar. Ito'y matapos mapabilang ang actress vlogger sa Global Creator of the Year awardees sa nagdaang Apan Star Awards sa Seoul. Sa isang IG post, sinabi ng dating Going Bulilit star na isang karangalan ang nakamit na pagkilala. Nagpabuti nito ng pasalamat sa pamunuan ng Apan Star Awards for recognizing her content creator journey, kaya din sa kanyang supportive family and friends, mga tagahanga at sa Panginoon para sa lahat ng kanyang natanggap na blessings. Kung matatandaan, last December lang din kinilala si Crystal bilang Influencer of the Month sa 2023 Global Influencer Award. Ito ang kanyang kauna-unahang parangalan na kamit sa Korea. Taong 2022, pumirma ng kontrata si Crystal sa Korean Entertainment Agency na Five Stones Entertainment. That same year, naganap ang first ever Korean TV guesting ng dalaga sa isang show sa ilalim ng Korean U Network. Sa YouTube channel nito na pinamagatang Crystal's Vlogs, ibinabahagi ng singer-actress ang kanyang paninirahan sa Land of the Morning Calm, kabilang na riyan ang kanyang naging journey ng mag-aral ito roon. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Nawa'y napa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pagsisimula sa susunod na linggo ng DA para sa planong modernize agriculture ng kagawaran. Malaking tulong ito upang mapabilis at mapalawig pa ang produksyon ng pagkain sa sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Magandang hakbang rin ito dahil sa paglipas ng panahon ay tumataas ang demand sa pagkain dahil na rin sa pagdadagdag ng populasyon sa Pilipinas. Gayun din upang masiguro ang supply ng pagkain pagdating na nga pinaghahandaan nating El Nino at mapababa ang presyo ng mga bilihin lalo na sa bigas. Sa kabilang banda, malaking bagay rin ang makabagong makinari ang ito bilang suporta sa mga kababayan nating magsasaka at mga isda para sa kanilang pamumuhay. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas magandang mga araw, laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZR Rage TV.